Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay araw ng Sabado, tayo po ay pumupunta sa pagkalinga ng ating mahal na Birhing Maria. Siya po ang ating nanay at bilang kanyang mga anak, tayo po'y pumupunta, pinipresenta ang ating mga problema, ating mga pinagdaraanan, ang ating mga pasakit sa ating balikat upang tayo mahagkan at muling mahalin ng ating mahal na Birhen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin na laging birhing si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugda ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos.
Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaak at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinikilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaak bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaak magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaak at patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaak mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia! Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, habang nagtatakip silim na sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang iba mga bangka, dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad, "Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Nawa, lagi tayong basbasan, biyayaan, bendisyonan, pagkalooban ng napakadaming grasya ng Poong Senyor. Kadalasan po ay nahihirapan po kung iugnay ang unang pagbasa sa Ebanghelyo. Ngunit may isang temang nagbubuklod sa dalawa, pananalig, pananampalataya. Sa ating unang pagbasa, sinusundan po natin ang sulat sa mga taga-Ebreyo. Sinasabi dito ay ang pananalig ni Abraham, ang tatay nating lahat, si Abraham. Si Abraham ay nagtiwala sa Diyos kasi sinabi sa kanya, iwanan mo ang pamilyar sa iyo, magiging dayuhan ka, papupuntahin kita sa lupain na ipapangako. At mula dito yung aking hinirang piniling bayan. Matanda na si Abraham, ang pangako ng Diyos sa kanya na marami siya magiging anak. Naku, lampas 100 taon na. Kasi noon, mahaba yung buhay ng tao. Pero nagtitiwala siya. Alam niya na sinusubukan siya ng Panginoon. At sinabi kasi noon ay, kung pa ito yung sinaluma pa, tuwing araw, dumadaan sila sa dalampasigan, tingnan mo yung buhangin sa dalampasigan. O kung gabi naman, tingnan mo ang gabi, ganung kadaming bituin. Hindi pa ito yung modernong panahon, no? Napakadaming bituin, napakadaming buhangin. Tayo po, anak ni Abraham, yan ang katuparan. Pero noon, para bang mahirap sinusubukan, mahirap paniwalaan. Hindi naman nagdududa si Abraham, kundi, sige lang, tuloy lang, tiwala lang. Pero tayo po ang saksi, tayo po yung anak ni Abraham. Nabanggit ko yung tungkol sa mga bituin. Paano naman tayo ngayon? Siguro, pagkatapos ng misa, o baka yung iba sa inyo, nakatago dyan, cellphone. Cellphone, tinitingnan. Maraming notification. Kasama ko yung mga kabataan, hinuhubog ko yung mga kabataan. Karamihan sa mga kabataan natin, kasi puro computer. Nearsighted. Alam nyo ba, matanda na ako. Wala pa akong salamin. Limitadong limitado. Sinasagot ko lahat ng mga tugot, yung mga kahilingan nyo sa cellphone. Puro pa naman to. Request.
Pero hahanap ko ng panahon para panalangin. Di pa ako, ha? Matanda na ako. At bakit ko inaalagaan yung mata? Kasi mahilig po ako sa astronomiya. Tuwing gabi, tinitingnan ko yung mga bituin. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi humahanga ako sa kagandahan na ginawa ng Diyos. Eh sa mga kabataan, eh kasi akala ko yung aking hilig, yung aking passion. Father, nasaan? Hindi nila makita yung mga bituin. Nearsighted eh. Alam mo nearsighted? Yung nearsighted hanggang dito lang. Oh. Hindi. Puro computer. Oh. Eh, paano mahangaan ang kagandahan na ginawa ng Diyos? Eh, yun ang simula ako. Tingnan mo ito, yung itong konstelasyon nandun sa Biblia. Ha? Ano? Yan. Eh, si Abraham. Sabi ng kwan, ng Diyos kay Abraham, tingnan mo yung mga bituin. Oo nga, no. Hanga-hanga siya. Hanggang ngayon, humahanga ako sapagkat gawa na Diyos yan. Eh kung di makita dahil nearsighted. Ay, sige. Dumako na muna ako sa kwan, ha? Sa ating ebanghelyo. I am kay San Marcos. Naggalit si Jesus. Kanina, pinagsabihan ko kaya, puro computer kasi tayo eh. Mamaya, puro cellphone na naman. Pinagalitan ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Ba't wala kayong pananalig? Nagtinginan yung mga kwan. Eh kasi sabi ng mga apostol, naku, kasi yung bangka nila, hindi pa sila nakakarating doon sa dapat nilang puntahan. Napupuno na ng tubig, malakas yung hangin at yung alon. Napupuno na. Baka lumubog sila at malunod sa gitna ng lawa. Sabi ng mga apostol, Guro, hindi ba kayo natatakot lumubog tayo? Ano sabi ng Panginoon? Pinagalitan sila. Wala ba kayong pananampalataya? Wala ba kayong pananalig? Ang hihina naman ninyo. Para kang teacher, di ba? Yung teacher, pinapagalitan ka. O magulang na. Ang hihina naman ninyo. O yung coach, ha? Sa atletisismo, ang hina-hina ng kanyang kwan. Ako, napakalambot, napakalamya. Pinapagalitan. Ang hina ng inyong pananampalataya. Aber, aber! Sinabi ba dun sa hangin, tumigil ka! Tumigil nga. O ikaw naman, alon ka, manahimik ka! Tumahimik nga. Nagtinginan na lang sila. Ayaw nilang tingnan si Jesus eh. Nagtinginan sila. Ano to? Ano nangyari? Pati alon, ha? Eh, kasi tayo eh. Lalo na yung sekular na edad ngayon, hindi na naniniwala sa Diyos. Umaasa sa agham, umaasa sa siyensya, kaysa Diyos. Yung mga kabataan, babalik sa mga kabataan, Father, it must be research-based. It must be data-driven. Para bang wala nang lugar ang Diyos. Yung mga tungkol sa pananampalataya, para bang ewan ko ba, parang ewan na yung pananampalataya. Ngayon, ating mga pagbasa, sariwain natin, patibayin natin ang ating mahinang pananampalataya. Ang pananampalataya, kaugnayan nating personal sa Kanya. Hindi lamang personal na kaugnayan, gayon din ay pinagdadasal natin ng ating mga kapatid. Mahihina tayo. Meron din tayong kahilingan. Alam ko, pati ako, yung mga kabataan natin, na-impluensyaan po tayo,
yung cellphone natin, yan, kung ano-anong napupulot nyo dyang hindi tama, ha? Mga informasyon, disinformasyon. Sige na po, ha? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Sa tulong ni Maria, ina ng ang ating ina, Sabado ngayon, ni San Jose, mga santo, tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque. Nako, mga kapatid, nandyan na yung UK variant. Nako, ha? Nako, sana ay hindi po ito lumaganap, hindi tayo tamaan. Sa ibang mga lugar, nandun na, mahirap kung kumalat ito. Magdasal po tayo, bukod sa ating pananampalatayang patibayin, tumagal pa tayo sa panalangin, manikluhod po tayo, magbakaawa tayo. Sabihin natin, mahirap na, mga kapatid. Mahirap na, kaya magdasal po tayo upang ang ating pananampalataya sa Kanya, tayo'y magtiwala. Lahat ng ito ay susunod sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mula sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Ang tugon po natin, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan, sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan, at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok sa kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Andong namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Andong ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, ano ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria. Nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhin, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan sapagat siya ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong amang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos ng kabyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandahang loob, ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilalahati na dyan sa langit, na nanalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at iyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salod ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salod ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salot ng COVID-19 na sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako nilang sa binyag na ikaw ang ibig na paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Bukas po, araw ng Linggo, hindi po alas 6 ng umaga ang misa ko, kung hindi tanghali, 12:15 ng tanghali, sapagat bukas ay ang ating launching ng taon ni San Jose. Taon ni San Jose. Meron pong tradisyon na maganda. 7 linggo iaalay natin kay San Jose bago ang kapistahan niya sa 19 ng Marso. Kaya kung magbibilang tayo, 7 linggo bago ang kapistahan ni San Jose, Marso 19. Bukas magsisimula, meron mo tayong misa. Ako po mamumuno, 12:15 noon mass, at meron po tayong prosesyon pagpaparangal kay San Jose. Imbitado po kayo. Ang mga nagbigay kahapon, 1 box pandesal, 3 plastic bag kakanin suman, 20 pieces bath soap, 1 box used clothes, 3 sacks rice 50 kilos, 45 pieces instant arroz caldo, 45 pieces instant champurado choco, 90 sachet Nescafe creamy white, 50 sachet Bear brand, 50 sachet birch tree milk powder, 27 pieces tasty bread, 1 box noodles, 1 sack of rice, 50 kilos. 4 packs noodles, chicken. 4 packs noodles. 50 pieces, Bear brand. 3 packs coffee assorted. 14 sacks of rice, 25 kilos. 9 boxes cup noodles. 4 boxes assorted groceries. 6 kilograms. Macaroni. Salamat po sa inyong kabutihan sa ating mga tuloy-tuloy na pagpapakain araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Samba ka na.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhan